So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Digia and welcome back to my channel. So sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang continuation ng naunang video na ating pinanood at tinalakay natin ang lesson noon na umabot tayo hanggang sa dew point temperature. Dito, magpapatuloy natin sa dew point temperature, papunta sa apparatus dew point temperature, and also, pag-aaralan natin ang iba pang mga approximation formulas na ginagamit sa properties of moist air calculations. Kasi kung wala tayong steam tables kapag exam, pwede natin gamitin ang mga approximation formulas na yon. Pero ang bentahe nun, kunti lang naman yung discrepancy niya doon sa sagot mo kapag nag-steam table ka. Pag gumamit ka ng approximation formulas, siguro mga 0.01% more or less ganon yung percent difference ng mga sagot nila. Kaya pwede natin gamitin yung mga approximation formulas na yun. So let's start. So natapos tayo nung nakaraan sa overview ng dew point temperature. So dito, continue lang natin. So for dew point temperature, alam naman natin na tisat lang naman yun ng pressure ng vapor mo. So kung may steam table ka, may binigay sa'yo na pressure ng vapor, or kapag may binigay na total pressure tapos pressure ng dry air, ima-minus, pag minusin mo lang sila, makuha mo yung pressure ng vapor. So for saturated air sa dew point temperature, we have the TS diagram. Again, meron tayong critical point sa may gitna. Yung dew point temperature is Tsat ng PV. So it means if ito yung PV mo or pressure ng vapor, dito lang siya sa intersection na to. Nakalatag yung Tsat mo, ito yung dew point mo. So dito yung PV mo, mag-intersect siya doon. So ito yon. Sa saturated air, kasi di ba saturated air is dry air plus saturated vapor. Next, we go to unsaturated air. Unsaturated air, dry air plus superheated vapor. So, na superheat ka, it means meron kang degree superheat. That's why, the temperature ng vapor mo is mas mataas. Therefore, if ito yung dew point mo, temperature, ito yung temperature ng vapor, dito mo ngayon mag-intersect yung PV mo. Hence, ang dew point temperature is mas mababa siya kung kukumpara mo sa temperature ng dry air. Also, temperature ng vapor. Also, dry bulb temperature and the temperature na given sa problem. So, magkakalimutan. Pag saturated air is dew point is Tsat at PV. Kapag unsaturated, yung dew point mo equal lang siya sa mas mababa siya sa T sub A, temperature ng air, na equal yung temperature ng air sa temperature ng vapor, na equal sa dry bulb temperature and sa temperature na given. So yun yung pinagkaiba nila. Kasi meron kang degree superheat sa saturated air. So let's go to apparatus dew point temperature. So next we go to apparatus dew point temperature. So ang apparatus dew point temperature, tinatawag din siyang cooling coil surface temperature. So bakit ba tinawag na cooling coil surface temperature? So here is our illustration for apparatus dew point temperature or cooling coil surface temperature. So assume this is an air conditioning unit. Meron kang evaporator. Sa evaporator mo, doon dumadaan yung refrigerant mo. More commonly, kung hindi na ginagamit ang R22, meron tayong mga ibang alternative na refrigerant na ginagamit sa ngayon na mas mababa yung risk niya na mag-cause ng health risk sa tao. So, refrigerant in, refrigerant out. Tapos yung hot air mo na galing sa kwarto,
mataas kasi ang flow nun. So, ihigupin siya nito. Tadaan, doon, ng mas total lang air yun, ha? Kasi, di ba, ang air is, ang moist air is vapor and air, dry air. Kaya, papasok yun doon. Pagpasok sa loob, meron kang MC. Yung MC, ito yung, ano, mass contacted to cooling surface. So, yung cooling coil ng evaporator mo is may dadaan doon na mass ng air. Yun yung MC. And then, meron ka pang mass in bypass. Yung mass in bypass, ito yung hindi nakakontakt dito sa coil mo ng evaporator. Kaya, yung dalawa na yun, magkasama yon. Sa loob na nag-accumulate yung mass nun. May temperature ka ng coil. And then, paglabas niya, cold air na siya. For example, papasok siya ng 30 degrees yung init. Celsius. Paglabas niya is 16 degrees na siya. So, ang aparatus dew point temperature is composition siya ng mass contacted to cooling surface saka mass in bypass. And also, efficiency ng coil, pag-aaralan natin dito, and contact factor. So, before we go through to the next discussion, apparatus dew point temperature is equal to the temperature of the coil, evaporator coil, okay? So, again, mass total, papasok, kasama yung mass ng vapor tsaka dry air, papasok, may refrigerant ka, refrigerant out, refrigerant mo, hihigop siya ng mainit na temperatura dito sa hangin mo, lalabas siya doon sa condenser. Tapos itong hangin mo is merong mas contacted tsaka mas bypass, lalabas, malamig na yung hangin mo. So next, ito yung mga formula na ginagamit sa apparatus dew point temperature. So una is cooling coil efficiency. So, ibig sabihin, ito yung efficiency ng cooling coil mo ng evaporator mo. Or, tinatawag siyang contact factor. Cooling coil efficiency is equals to output over input. Alam naman natin na efficiency is output over input. Kaya, makita natin na mula dun sa illustration, output doon is Ti minus To, inside minus outside, temperature, naka-arbitrary, over inside temperature minus apparatus dew point temperature. Equal yung cooling coil efficiency sa contact factor. Natin kalimutan, okay? Yun din yung tawag sa kanya. Dito, mabubuo natin yung apparatus dew point temperature na formula na inside temperature minus inside temperature, naka-close parenthesis, difference sila nung TO o outside, over cooling coil efficiency na naka unit mo daw dapat is arbitrary temperature, degree Fahrenheit or degree Celsius. So next is contact factor. Contact factor, ito yung kanina na equal daw sa CCE. So ito naman, contact factor is the ratio of the mass contacted to the mass to the cooling surface of the total mass of the air entering the ACU. General formula ng contact factor is mass contacted over mass total. Mass total is pagpasok sa loob, 'di ba, meron tayong mass total doon ng hangin. Yung mass total doon ng hangin na dumaan doon sa coil is mass contacted plus mass ng bypass. Kaya ito 'yun, pwedeng gamitin itong formula na 'to. Kung hindi binigay sa problem itong mass total ng air na nasa loob, ito 'yun, binag-plus lang sila. Kaya yung MB, M sub B is mass bypass, where the mass of air not contact with the cooling surface or the cooling coil. So next formula for apparatus dew point temperature is tinatawag nating bypass factor. So ano ba yung bypass factor na yan? Yung bypass factor is the ratio of the mass bypassing the cooling surface to the total mass of the air. So BPF is mass ng bypass over mass total ng hangin mo. Alam naman natin, pag nasa loob na yung hangin, nasa,
dadaan na siya sa cooling coil sa surface, eh mas bypass siya and mas contacted. Kaya yung mas total mo, mas contacted plus mas bypass. Makita natin na sa naunang formula, yung CF is ano, magiging composition siya para mabuo mo yung 100% pag plinas mo yung BPF. Bakit? Kasi balikan natin, ang CF mo, 'di ba, equal sa MC over MC plus MB. Dito MB naman yung nasa numerator over MC plus MB. Pag pinag-plus mo yung numerator nila, mabubuo mo yung MC plus MB din, kaya magiging 1 or 100% kapag dating sa CF plus BPF. Pag pinag-plus mo daw dapat, lalabas 100%. Therefore, mas total na dadaan doon sa loob, MC plus MB. Okay? Note, if contact factor is 1, then outside temperature is equal siya sa apparatus dew point temperature. Huwag kakalimutan, tinatanong yan sa board exam. So next, pag-aralan natin ang PV or pressure of vapor using Carrier's equation in English unit. So yan, dito na tayo sa P sub V or pressure of vapor using Carrier's equation in English unit. So ginagamit itong equation na to para makuha ang P sub V. Kung walang binigay na dew point temperature, ito yung ginagamit na formula. So naka-PSIA siya, dapat ang unit niya. So P sub V is equal to P sub VW minus P sub T minus PVW subscript, yan parehas, multiplied by dry bulb temperature minus wet bulb temperature all over 2830 minus 1.44 wet bulb temperature. So PVW is PSAT at wet bulb. So pag may binigay na wet bulb at meron ka naman steam table, makuha mo yung PSAT nun, yun yung PVW nun. PSIA unit, P sub T is equal to total pressure. So pressure siya na mixture na equal din sa barometric pressure na given. Atmospheric pressure also, sinasabi sa problem yan, or P sub V plus P sub A. So yung dry bulb and wet bulb, temperature mo dapat naka degree Fahrenheit or naka arbitrary temperature in English unit. Also, meron tayong mga ibang formula na ginagamit. If ever lang na wala kayong gamit na steam table during exam, kasi minsan si examiner o yung papa-exam sa inyo is hindi kayo na-required na mag-bring ng steam table. Or sa board exam, kung minsan, prohibited yung mga ganyang materials. So other formulas used, ginagamit ito in case of having no steam table para makuha ang P sub V. So meron tayong formula na Upjohn formula. So sa Upjohn formula, meron tayo SI and English na units. Sa SI, we have P sub V is equal to PSAT of the wet bulb temperature naka degree Celsius minus P bar or barometric pressure dinibigay sa problem multiplied by dry bulb temperature minus wet bulb temperature na parehas na naka degree Celsius all over 1500. Sa English unit naman, we have P sub V is equal to PSAT ng wet bulb temperature na naka degree Fahrenheit minus barometric pressure multiplied by dry bulb temperature minus wet bulb temperature na naka degree Fahrenheit all over 2700. So magtataka kayo, paano kunin ang PSAT ng wet bulb? So gumagamit tayo ng Lilly formula. Yun naman yun para makuha. So formula is LN ng PSAT ng wet bulb temperature is equal to 14.43509 minus 5333.3 all over temperature ng wet bulb na naka Kelvin, which is absolute temperature siya. So sundin ang lahat ng pattern ng units dito upang magkamap ka sa iyong kasagutan na dapat nakabar. Ngayon, paano matanggal ang LN? Alam naman natin sa rule ng logarithmic and exponential sa mathematics, diba? Sa advanced algebra, para mawala ito, maglalagay tayo ng E dito. Kasi ano sila, reciprocal sila, magkabaliktad silang dalawa. Pag yan, ilagyan mo ng E, tatanggal yung LN. Siyempre, maglalagay ka rin ng E dito. So mangyari, yung E magiging exponent na ngayon tong buong ito. Makakuha mo ngayon yung
isat na yon and may inalapat mo na siya dito sa mga to. Okay? Ayan. Yun yung dapat nating tandaan. Baka malito kayo ha, kung anong gagamitin nyo, kung SIO English pang nagkaroon na kayo ng bar dito. Siyempre, dapat, ano, maging uniform siya o unity siya sa mga formula na to. So, diba, since naka-bar ito, kung gagamitin mo ang English unit, siyempre, yung bar mo dapat naka-PSI pag ilalapat mo na siya dito para maging uniform siya. And also, P-bar mo, PSI, upang mag-amap ka sa P sub V mo. Okay? Na naka-PSI man siya or naka-kilopascal. So kung kilopascal naman, siyempre, gagamitin mo is yung bar na yon na na-obtain mo dito, gagawin mo siyang kilopascal para mailapat mo siya dito and kilopascal to. Okay? Ganun lang kasimple yung Apgen and Lilly formula for PSAT V and PSAT. So tandaan, kung may steam table ka naman, PSAT V is PSAT lang ng dew point temperature. So ngayon naman, magsasolve tayo ng problem regarding sa properties of moist air. So ibibigay ko na sa inyo yung opportunity na makapag-solve ng problem gamit naman ang mga approximation formulas. So dito sa problem na solve natin, ituturo ko yung meron tayong gamit na steam table. Pero since dito sa video na to, hindi ko may papakita yung steam table kasi wala siya dito sa aking lagayan, sa storage ko sa bahay. Pero may record naman ako sa lectures namin ng mga value na na-obtain sa steam table or nakuha. Yun na lang yung pagbabasehan natin. Since example naman yung sa notes ko. So let's go. Let's solve for problem solving in properties of moist air. So we go to problem solving regarding properties of moist air. May given tayo guys na wet bulb temperature na 20 degrees Celsius. Meron tayong dry bulb temperature na 30 degrees Celsius. Pinapanap sa'yo dyan humidity ratio, specific enthalpy, specific internal energy, specific volume, dew point temperature, relative humidity, and degree of saturation. So, solution, denote natin syempre yung W bilang humidity ratio sa letter A siya. Formula for humidity ratio is 0.622 P sub V over PM minus P sub V. So, PM is equals to total pressure wherein pwede siyang atmospheric or pwede siyang barometric. Tandaan. So, next na gagawin mo, wala kang P sub V. Diba? Walang binigay na P sub V. So, P sub V is ano kaya ang pwede natin gamitin formula upang makuha ang P sub V na yan. So here is the answer for this. Kunin natin siya sa RH. Di ba P sub V over PSAT ang RH or relative humidity? Pero wala kang relative humidity. Wala ka rin saturation pressure. Paano makuha sa saturation pressure? We all know that PSAT is ano? PSAT siya ng dry bulb temperature. Ano ba yung dry bulb temperature mo? 30 degrees Celsius. So, ang gawin mo is ano? Gagamitin mo rin dyan ang Carrier's equation. Pero since ang Carrier's equation ay yung naka-English unit, so diba dapat yung mga temperature mo doon naka-degree Fahrenheit. Ang gagawin mo is, ano, yung dry bulb temperature mo na 30 degree Celsius, convert mo siya
into degree Fahrenheit. Navigi, 9 over 5 degrees Celsius, 30 degrees Celsius plus 32. So makuha mo dyan is 86 degrees Fahrenheit. Diba sa career situation, kailangan mo rin ng wet bulb? So wet bulb mo is 20 degrees Celsius. Hinihingi niya ang degree Fahrenheit. So 9 over 5, 20 plus 32. So makuha mo dyan is 68 degrees Fahrenheit. So next mong gagawin, kunin mo naman ang PVW. PVW is PSAT at wet bulb. So since PVW is dapat naka English unit ka kasi career equation pinagbabasehan natin dyan na dapat naka BSIA ka. So kunin mo ngayon yung PSAT ng 68 degree Fahrenheit doon sa steam table by fairs. Kung may book kayo ng steam table, steam tables by fairs na English unit, so makikita nyo siya guys sa yan, bibigay ko yung reference ninyo para dyan. Syempre naka English unit sa item B13 page 160. So yun guys ha, yan yung hanapin. So meron ka doon wet bulb temperature, meron ka doon pressure. So nag-interpolate ka doon, pag nag-interpolate ka nakikita mo na ang 68 degree. Okay, hindi yung pa na kailangan mag-interpolate guys. Kasi yung 68 degree Fahrenheit, meron na siyang katapat na pressure doon. Which is, may binigay na 0.33889 PSIA. So ito is PVW mo. Magamit po na siya ngayon para makuha ang P sub V using Carrier's equation. Bakit tayo ng Carrier's equation? Yun ang tanong. Dahil wala namang binigay na dew point. Okay? Hindi natin agad mahanap kahit may steam table tayo. Kaya gumamit tayo ng Carrier's equation. So, ito na tayo. P sub B is equals to PVW 0.33889 minus P sub M. Ano ba yung P sub M? Di ba pwede siyang atmospheric pressure? So, PSI 14.7 minus PVW 0.33889. Yan. Dry bulb minus wet bulb all over 2830 minus 1.44 times wet bulb temperature. Yan. So solving for this, for P sub V, nagamit ang Carrier's equation. Solve natin para malinaw. So reset ang calcu. Lapat natin siya sa calculator. 0.33889 minus 14.7 minus 0.33889 times 86 minus 68 over 2830 minus 1.44 times wet bulb na 68. Makuha mo dyan yung 0.2443 PSIA. So kailangan ibalik natin siya ngayon sa SI. Kasi yung given mo is naka-SI sila. Naka-degree Celsius. So convert lang. Conversion ng pressure. Sa kada 14.7 PSIA, meron kang 101.325 kilopascal absolute. Cancel, cancel.
Yan. Magiging 1.684 kilopascal absolute ang ating P sub B. So, hindi pa yan yung hinahanap para sa humidity ratio. Meron ka ng P sub B. So, tandaan natin yung mga na-obtain natin, ha? Yan. Next page tayo. So, P sub B is 1.684. Kilopascal absolute. So, humidity ratio is 0.622 P sub B over PM minus P sub B. So, yung relative humidity pala, makukuha na natin siya after nito. Kasi meron na tayong makukuha pala na P sub B. Tsaka may given ka na palang P sub M, which is siya yung atmospheric pressure mo. So, walang, pag walang binigay sa problem, guys, na pressure, assume nyo na naka-atmospheric pressure siya. Gamitin nyo 14.7 PSI or 1.325 kilopascal kung English or naka-SI unit ka man. So, lapat natin para makuha yung humidity ratio. W is 0.622. Ano na kaya mong PB? 1.684 P sub M kilopascal, 101.325 minus 1.684. Mukha mo dyan ang humidity ratio. Dapat ang unit nyan is naka kilogram vapor per kilogram dry air. Nakuha mo dyan is 0.0105 kilogram vapor per kilogram of dry air. So, humidity ratio pa lang yan. So, next is, ano, specific enthalpy or letter B. Specific enthalpy, we all know that specific enthalpy is specific heat at constant pressure ng air or dry air times PA plus humidity ratio times H sub G. So, pag may steam table ka, yung H sub G is, ano, siya ang enthalpy or specific enthalpy sa saturated vapor. H sub G at temperature ng vapor. Pagbasehan mo dun ngayon yung temperature ng wet bulb. Kasi, pag wet bulb, yun yung water vapor natin. So, paano makuha ito? Reference steam table ni Keenan. Keenan KS table 1. So, kayo nang bahala maghanap sa table 1. Pero, ito yung na-obtain natin na H sub G. Ilalapat natin siya dito sa ating solution. So, H is CP ng air is 1.0062 kilojoule per kilogram dry air degree Celsius. Tandaan ang equivalent na to. Nalabas sa board exam. Multiplied by temperature ng air, which is a dry bulb also, 30 degrees plus 0.0105 humidity ratio. Nakalimutan ang humidity ratio, kilogram vapor per kilogram dry air. Yung nakuha mo sa steam table na H sub G is 2,556.3 unit kilojoule per kilogram vapor. Para mag-cancel out. Cancel out din to. Kaya mapansin nyo na ang unit ng specific enthalpy is kilojoules per kilogram of dry air.
Tandaan, lagi dapat naka per kilogram of dry air ang ating mga units na ino-obtain sa properties of moist air. So, let's solve. Let's input sa calculator. 2 times 30 plus 0.0105 times 2556.3. Makuha mo dyan is 57.03 kilojoule per kilogram of dry air. So it depends sa inyong proctor or sa professor ninyo or sa examiner kung 2 decimal places or 3 decimal places ang gagamitin. So magkamap ka sa tamang salitan. So nakuha na natin yung humidity ratio and specific enthalpy. Letter C, ang tinatanong sa'yo is specific volume. Paano makuha si specific volume? So, paano makuha si specific volume? Formula for specific volume is, tandaan natin, R ng air times T ng air over pressure ng air. Or, R ng air times T ng air absolute PM minus PB. Gas constant ng air, guys, ha? Ito. So, ilapat mo lang siya. Binigay ko na to sa nauna nating video. Yung equivalent ng R ng air. 0.28 kilonewton meter per kilogram dry air na adik Kelvin. Yan. Temperature mo dry bulb i-plus mo sa 273 para maging Kelvin siya. So magka-cancel yan. Over 101.325 pressure na mixture mo atmospheric yan minus 1.684 naka kilopascal, kilonewton per meter squared. Ano magka-cancel dyan, guys? Tingnan ang cancellation ng units. Kilonewton, cancel. Kelvin, cancel. Ano matira? May meter ka, may meter squared ka. So, aangat itong meter squared, magiging meter cube siya kasi ma-multiply sa meter nasa taas. Kaya mangyari dyan, unit mo is naka meter cube per kilogram of dry air ka. So, ilapat natin. Yan. 0.70. Yan, makuha natin ang sagutan na 0.873 meter cube per kilogram of dry air. So, inyong specific volume niya. Next na tinatanong is relative humidity. Relative humidity, we all know that relative humidity is pressure ng vapor over saturation pressure. Dapat naka-percentage sa unit niya. So, RH, may nakuha naman na tayong P sub V kanina, di ba? Na 1.684 kilopascal absolute over. Ano yung P sub mo? P sub mo is, ano? Yung P sub siya ng dry bulb, which is 4.246 kilopascal. So, table 1 ng steam table ni Keenan and KS. SI unit. P sub siya ng 30 degrees. Okay? 30 degrees Celsius. Cancel out kilopascal absolute. Kaya makuha mo dyan is naka-percentage siya. Times 100 mo na lang. Lalabas na naka-decimal na sagot. 1.684
over 4.246. So, times 100. Nakuha mo dyan, 39.66% ang kanyang relative humidity. Next, we go to, so next na pinapahanap is internal energy or specific internal energy. We all know that specific internal energy, ang formula niya is CV ng dry air times temperature ng air or the dry bulb temperature plus humidity ratio times specific internal energy doon sa saturated vapor, which is pagbabasehan mo yung dry bulb temperature na 30 degrees pa rin. Makakuha ito, kailangan may steam table tayo guys ha. O kung wala namang steam table sa exam, sa board exam, ibibigay yan guys, okay, magdadala. So, kinan. Okay, yes. Yan. Dry bulb mo dyan is 30 degrees Celsius. Yung reference mo dyan. Paano makuha ang CV? Ito siya galing sa formula ng specific heat ratio. K is CP over CV, where K is 1.4 sa air. Ang daan. Nandun din naman yan kung meron tayong book ng Thermodynamics by Fears, yung manipis na book, nandun yan sa likod. So, may bandang appendices. Dulo. So, CP ng air, 1.0062 dry air. Diba? Yun yun. Kilojoule per kilogram dry air Kelvin. Kaya, makuha mo yan, CV is CP over K. Makuha mo yung CV na 0.7187 kilojoules per kilogram dry air Kelvin. Yun yan. Or pwede rin siyang 0.7187 kilojoules per kilogram dry air degree Celsius. So yun yun guys. Lapat natin siya sa equation ng specific internal energy. We have specific internal energy is equals to 0.7187 kilojoules per kilogram dry air degree Celsius. Dry bulb temperature mo 30 degrees Celsius. Humidity ratio mo 0.0105 kilogram vapor per kilogram dry air. Tapos, minultiply mo siya sa U sub G mo. Yung U sub G natin guys na na-obtain sa table 1, ang value niya is 2416.6 kilo joules per kilogram vapor kasi saturated vapor siya. Nakalimutan. Pwede tayong mag-interpolation guys doon sa ating steam table. So tinuturo naman yan sa inyo na pinag-aralan niya sa thermodynamics 2. Or meron mga calculator techniques upang mas mapabilis natin ang ating pag-interpolate. So, mag-cancel out tayo ng units. Cancel out kilogram vapor. Cancel out degree Celsius. Yan ang lalabas dyan is dapat na kilojoules per kilogram of dry air. Kapare, agaya ng specific enthalpy. Yan, dapat natin. Kuha natin dyan is 46.935 kilojoules per kilogram dry air. So, yun ang specific internal energy.
And last na pinapahanap sa'yo is degree of saturation. So, alam naman natin na ang formula for degree of saturation or DOS is relative humidity times the quantity of PM minus PSAT. So, PSAT ng dry bulb ito, ah. PM minus PV. Nakuha na natin ito kanina. So, RH na nakuha natin kanina is 0.3966. Nakadecimal, ano siya? Nakadecimal point. So, P sub M, 101.325. Minus, P sub na nakuha natin, 4.246. P sub ng 30 degrees Celsius na dry bulb. All over, PM mo ulit, 101.325 kilopascal minus P sub V mo, na nakuha kanina, 1.684. Kaya, ang DOS mo dyan is 3966 times 101.325 minus 4.246 over 101.325 minus 1.684. And then, yan nakuha natin is 0.3864 or 38.64% ang ating degree of saturation. Kaya, ganun lang kasimple mag-solve ng properties of moist air. For as long as alam mo yung mga dapat tandaan na rules kung meron kang steam table. Kung wala kang steam table, may binigay tayo guys kanina ng mga approximation formula sa pag-obtain ng P sub V and P sub VW. And also, yung mga unit analysis natin, huwag kakalimutan. Kasi pagdating sa iba pang mga topic ng HVAC, is nang gagamit natin itong mga properties of moist air na ito. Sa next topic natin, ating pag-aaralan, which is mixing of moist air, makikita nyo na yung mga properties ng moist air natin nandoon, nakapaloob, and meron tayong law of conservation of mass and energy doon. So, that's all for this video. Guys, don't forget to subscribe to my channel para updated kayo sa iba pang mga video tutorials na aking i-upload na talaga naman makakatulong sa inyong pag-review at pag-prepare for upcoming board exam. So, maraming salamat guys sa panonood. Hoping natutunan ninyo ang pagsusolve ng properties of moist air na involve ang steam table. Kung wala steam table, may mga approximation formulas tayo na binigay. And try nyo rin mag-solve sa inyong mga tahanan upang makita nyo yung proseso ng pag-solve at pag-obtain ng mga solution sa problem na binigay. So maraming salamat. Again, this is Engineer Jom Diguia. God bless us all.